Ika-anim ng Setyembre, Biyernes ng 22 linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sinabi ng mga Pariseo at mga guro ng batas kay Jesus, "Madalas mag-ayuno at may mga panalangin ang mga alagad ni Juan, at gayon din naman ang mga alagad ng mga Pariseo. Kumakain naman at umiinom ang mga iyo." Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, "Hindi niyo mapag-aayuno ang mga abay sa kasalan habang kasama pa nila ang nobyo, di ba? Ngunit darating ang panahon na aagawin sa kanila ang nobyo at sa araw na iyon sila mag-aayuno." Sinabi pa ni Jesus sa kanila ang isang talinhaga, "Walang pumuputol ng panagpi mula sa bagong damit at itinatagpi sa lumang damit, kung hindi napupunit na ang bago at hindi pa magiging bagay sa lumang damit ang tagping mula sa bago. At wala ring naglalagay ng bagong alak sa mga lumang sisidlan, kung hindi sisirain ng bagong alak ang mga lumang sisidlan, kaya matatapon ang alak at masisira pati mga sisidlan. Sa halip ay sa mga bagong sisidlan dapat ilagay ang bagong alak. Hindi naman humihingi ng bagong alak ang umiinom ng luma. Sinasabi nga niya, ang luma ang siyang mabuti." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, hindi niyo mapag-aayuno ang mga abay sa kasalan habang kasama pa nila ang nobyo. Isang masayang okasyon ang kasalan para sa mga ikinakasal at sa mga panauhin. Ang pag-aayuno naman bilang bahagi ng buhay kabanalan ng mga Hudyo ay pagpapahayag ng malungkot na pagsisisi sa mga nagawang kasalanan. Ang kaharian ng Diyos ay inahalin tulad sa isang masayang okasyon ng kasalan. Ang lalaking ikinasal ay kumakatawan kay Jesus at ang esposa ng lalaking ikinasal ay kumakatawan sa bayang pinili ng Diyos. Ang langit ay siyang masayang pag-iral kasama ang Diyos. Subalit, lupa man ay maaaring maging langit kung sa ating mga karanasan ay nadarama at natitiyak ang presensya ng Diyos. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ang tunay na daan patungo sa tunay na kaligayahan. Ngunit kung hahayaan nating patuloy tayong magiging alipin ang ating mga luma at maling paniniwala, hindi natin matatanggap ang kaligayahang inaalok sa atin ng Diyos. Kaya nga, ang bagong alak, bagong mga turo ni Jesus, ay dapat inilalagay sa bagong sisidlang balat, bagong pananaw at bagong puso natin. Pagsasagawa, sabi sa awit, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Paano nagiging totoo sa iyo ito?